Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mulay. At yun, tayo mulay dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Aerial TV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, di kayo mga kalusot Chinese arestado sa airport ng Pilipinas dahil sa pagpapanggap. At yun, paalala lamang, ito yung ating reaction video lamang. Ano mang sumasala around dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo, maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, Chinese hinuli ng Pilipinas dahil sa pagpapanggap. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Hinarang ng Bureau of Immigration ang pasaherong Chinese sa Ninoy Aquino International Airport matapos itong magpresenta ng mga peking dokumento. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement, ang 32 taong gulang na Chinese ay kinilalang si Wang Weiqiang at sakay ng eroplano mula Bangkok, Thailand. Nang lumapag sa bansa si Wang ay napag-alaman na huwad ang Mauritius passport at identification card nito. Dahil dito, ibinunyag na rin ang nahuling Chinese na nakuha niya ang mga peking dokumento matapos magbayad ng $200,000. Inamin din ito na hindi siya pumunta sa Mauritius para maproseso ang ipresenta niyang passport at sa Thailand na niya ito natanggap. Bilang resulta ng pagkakaharang kay Wang, isinama na ang pangalan nito sa blacklist ng Bureau of Immigration, tila dumadami na ang kaso ng mga Chinese dito sa ating bansa at sunod-sunod na rin ang pagkahuli sa mga Chinese na ito. Kaya kung walang masamang balak ang Chinese na ito sa Pilipinas, bakit magdadala ito ng peking dokumento? Laganap na sa ating bansa ang usaping tungkol sa pag-spy ng China sa atin matapos maisawalat ang libu-libong Chinese na nakapasok sa Pinas. Kaya isa rin sa suspetya ng Pilipino ngayon ay spy ang Chinese na nahuli. Naglabas ng mga larawan ang Philippine Coast Guard ng aktong panguha ng mga tauhan ng China ng mga giant clam at iba pang marine species sa Bajo de Masinloc Shoal. Ayon kay PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, layunin ng pagsasapubliko ng mga larawan na ito na ipakita na noon paman ay may nagaganap ng ganitong uri ng mga ilegal na aktibidad ang China sa teritoryong nasasakupan ng ating karagatan. Bahagi-aniya ito ng transparency strategy ng Pilipinas upang ipagbigay alam sa mga kritiko na hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea, sapagkat ang mga aktibidad na ito ng China ay dati na talaga nilang ginagawa ngunit hindi lamang naisasapubliko. Aniya, kailangan na maintindihan ng ating mga kababayan na ang mga agresibong aksyon na ito ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagsimulang mangyari sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos ngayon. Sa datos ng PCG, ang kuha ng naturang mga larawan ay mula pa noong taon na 2017 hanggang 2019 at naisumite na rin aniya sa Office of the President at iba pang ahensya ng pamahalaan ng nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sinabi ni Tariela na hindi niya batid kung nagkaroon ba ng tugon ng gobyerno noon sapagkat hindi pa aniya siya ang umuupong tagapagsalita ng PCG para sa usapin sa West Philippine Sea noon. Yan nga mga kabalita natin, no? Grabe talaga itong mga checkwang to na kung saan hindi lamang, no, sa pamimeke ng tila nga ba dokumento ang talagang ginagawa nito. Pati nga yung tila nga ba pagsira sa inang kalikasan, no, talagang pag-ubos ng mga giant clam nga, no, dito sa ating mga teritoryo ang ginagawa ng mga hinayupak, ng mga dipungal o dipunggol ng mga checkwang to. Na lahat na lang ng kabalahuraan o talagang kasakiman ay ginagawa ng mga checkwang to. O talagang lahat ng tila nga ba panluloko, panlilinlang ay gagawin ng mga checkwang to. No? Makautak lamang o makagulang lamang, no, sa ating bansa. At napakatuso nga ng mga checkwang to kapag nahuhuli ay maraming kuskus, balungos at mga palusot. Na ngayon nga ay tila nga ba, no, nahaharang ang mga checkwang to na sa mga peking dokumento kumakapit o talagang mga peking dokumento ang dala-dala. Na tipong ay may mga itinatago o may mga palihim na nais gawin nga sa ating bansa, no? At dito nga yung talagang walang habas na ginagawa nga sa ilalim ng karagatan na talagang pag-ubos ng mga giant clam ng mga checkwang to, dito nga ay kitang-kita at talagang nakatambak yung maraming sinamsam mo, talagang maraming nga kinuha ng mga checkwang to ng mga giant clam nga na dito nga ay nais na pakinabangan na talagang pagkakitaan. Itong mga checkwang to ay gagawa at gagawa ng mga paraan kahit tila nga ba labag na, no, sa batas ng karagatan, no, talagang kahit nga labag na sa paningin ng marami ang ginagawa ng mga checkwang to ay gagawin at gagawin pa rin ng walang habas na walang iniisip na tila nga ba maaari nga mangyari sa
karagatan nga no, mga kabalita natin. Ganyang kasakim at kagahaman at kadipungan na dipunggol itong mga Chekwang to. At yun, tuloy pa natin. Ang sinasabi, kung ano man ang nagiging pagkilos ngayon ng Chinese government, no? Whether the Chinese Coast Guard, Chinese fishing vessels, mga bago lang itong pangyayari because of the decision of the national government to expose and publicize the action of China. So, eto, this is in response to that kind of argument, no? What I'm going to present now are our evidence and proof that the damage to the environment of in Bajo de Masinloc in particular has been happening before we started publicizing nitong administrasyon na ito. Let me emphasize that the last time we saw Chinese fishermen doing a giant clam harvesting was in 2019. Those were the last remaining giant clams na nakita na tayo sa Bajo de Masinloc. Wala na tayong iba pang makita rito. Because since 2013, almost every November, December, yan lang ang inuunti-unti nilang kunin, the giant clams in Bajo de Masinloc. Nanawagan din ng mas malalimang pagkakasa ng imbestigasyon si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban kay Bamban, Tarlac City Mayor Alice Bu na sentro ng kontrobersya ngayon, sa gitna ng nagpapatuloy na imbestigasyong isinasagawa ng mga mambabatas sa isang illegal Philippine offshore gaming operators hub na iniuugnay din laban sa kanya. Ng presidente, kailangan na imbestigahan si Mayor Alice Bu kung ano ang tunay na kanyang pagkatao, no? At pinag-iigting ng PAOK na imbestigahan ang maraming klase na peking Pilipino, no? Nakalulungkot at ito'y nangyari sa aking mismong lalawigan. At maraming katanungan ang dapat pang alamin, no? Paano nagkaroon ng ganung kalaking, hindi ito pogo, no? Kung hindi illegal criminal syndicate activities na nangyayari na lumusot sa provincial na pamahalaan at ang PNP nung panahon na yon. For me, it is a question of governance na kailangan magkaroon ng tugon, no? Ang mga kinauukulan. Ito ay matinding iniimbestigahan ng PAOK at ng Solicitor General ngayon. Tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno sa illegal activities ng Chinese nationals at mga subversibong elemento nila, pati na ang mga fake news na kinakalat nila sa kanilang mga paid outlets na aming in a whole of government approach masusing pinag-aaralan dahil ito yung matinding katotohanan na dapat nating bantayan. So, ang key dito ay local governance din. Doon sa Bamban, imposibleng ganung kalaki na 32 buildings na establishment na napakalaki na mangyayari ang mga illegal na gawain na walang nagtatanong. Yan ang mga dapat sagutin. Secretary, meron na po bang report ang intelligence service ng AFP regarding po sa identity ni Mayor? Ang PAOK pa ang lead agency dito, no? So lahat ng activities dito ay nasa ilalim ng PAOK. Sila ang tamang agency na dapat mag-release ng information dito. At ito ay hindi lamang sa press statement, kung hindi legal proceedings na nga ang mangyayari dito pag nakakalap, pag tapos na yung evidence gathering nila. So you're from Tarlac, kilala niyo bang dito? Hindi ko kilala. Even the family, sir? Hindi, wala akong kakilakilalang ganyan. Nagulat lang ako na may ganyan. Nakalulugkot sa lalawigan ko pa nangyari. Kaya ang katanungan ng
ng marami kong kababayan sa probinsya, paano nangyayari ito sa lalawigan? May accountability dapat ang local government hanggang sa taas dito, dahil hindi imposibleng si Mayor Guo lamang ang may kinalaman dito. Pati yung mga dating PNP, paano lumusot ito sa kanila? At ang gawain dito, hindi pogo ito ah. Hindi pogo. Scam. Human trafficking. May mga chamber na hindi ka nais-nais sa ilalim ng lupa. So, nakakabahala ito. At ang sabi na ng presidente, imbestigahan, todo-todo. Dahil ako mismo, hindi ko kakilala na, hindi ko naririnig yung tao na yan. Pero sabi ng FBI, may mga higher government officials daw na involved. Hindi ko masasabi, pero for me, a thorough investigation must be made. Kasi imposibleng tumakbo ito na walang pahintulot or pagkukonsinte ng kung sino man, maging lokal, which they have to answer, and in the provincial level at least. Ang laki-laki, hindi nyo napapansin. And the PNP before, and the national. Bakit kinailangan pa ang PAOK mag-operate dito? Kailangan po sana nilang i-regulate ito. Sir, meron po bang possibility na maging Chinese agent po si Mayor, or meron pa po ba kayang may mga iba pa maliban po kay Mayor? Kay Chinese agent, kay hindi, ibang usapan yon. Ang usapan, may kinalaman siya sa illegal na gawain sa kanyang bakuran. At ang illegal na gawain ay naninira ng fabric ng ating lipunan upang humina ang bansa natin. Para sa ganun, mas madali tayo itulak-tulak ng mga Chinese. No? At hindi itong mga klaseng establishmento na ganito ang gusto ng kahit sino mang probinsya. No? How about po yung COMELEC po, sir? Kasi parang nabanggit po na parang napayagan si Mayor Guo na makatakbo. Well, kung walang magkikwestiyon, ang birth certificate on its face, tatanggapin yan. That's why ang pinag-aaralan ng Solicitor General is a quo warranto case upang i-attack directly ang kanyang citizenship. Hindi pwede ang collateral attack dito ikakana sa batas. So, hayaan na namin ang PAOK at ang Solicitor General's Office. No? Should there be a wider investigation? Not a wider investigation in that sense. There are intelligence efforts. Ngayon, these are evidence-based efforts, no? Kaya nga, bago nag-operate ang PAOK sa Baban, sigurado sila sa ebidensya. Kaya nga, tumbok, huli, no? And mafo-forfeit yung area. I was referring to higher-level investigations of former president, for example. Everything is evidence-based. If we have the evidence that is actionable, it will go. But I cannot say, I will not say, but what I can say is there are thorough investigative efforts, intelligence-based, led by the PAOCTF. Ayon kay Defense Secretary Teodoro, kinakailangan na magkaroon ng malalimang imbestigasyon hinggil sa isyong kinasasangkutan ni Guo, gayon din ang mga paglabag sa batas na posibleng nagawa nito. Imposible kasi aniya ang makapag-operate ang naturang ilegal na pogo hub nang walang pahintulot o pangkukunsinti ng sino mang opisyal na mula sa local, provincial, national, o maging sa panig ng police official. Samantala, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang ikinakasang imbestigasyon ng mga kinauukulan hinggil sa mga isyong iniuugnay kay Mayor Guo, at maging sa pagkalkal pa sa kanyang background, gayon din ang mga kaso ng pogo firm na iniuugnay laban sa kanya. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung nga patungkol nga sa mga checkwang to na pamimiki nga
ng kanilang identity o yung kanilang pagkakakilanlan na kung saan ay pumapasok nga sa ating bansa. At dito nga ay nahuhuli nga, talagang hinuhuli ng ating mga otoridad ito nga mga Chekwang pumapasok ngayon sa ating bansa na kung saan ay talagang nga nabubukilya o talagang nabubuking yung mga pagkatao nito na gumagamit nga ng hindi totoong kanilang mga pangalan o pagkakilanlan nga. Na dito nga ay tila nga ba may plano o balakin lamang sa ating bansa. Kaya narapat lamang na mahuli at talagang mapigilan yung mga gantong hakbangin o galawan ng mga Chekwang to na makakapagdala ng mga delikadong hakbang o talagang mga kadelikaduhan sa ating bansa. Yung mga nahuhuling mga peking pagkatao ng mga Chekwang to na talagang dito sa ating bansa ay nais na namang manggulang o tila nga ba ay gumawa ng hindi tama no, sa loob ng ating bansa itong mga Chekwang to na may mga planong hindi maganda kaya gumagamit ng mga ibang pagkakakilanlan o talagang hindi nila pagkatao. Ganyan yung nagiging hakbang o talagang para-paraan ng mga Chekwang to makapasok lamang sa ating bansa upang talagang hindi no, masukol na kung saan itong mga Chekwang to ay napakatuso dahil talagang kung ano-ano nga mga dahilan ang tila nga ba ipinapalusot dito nga no, sa ating bansa. At dyan pa nga yung tila nga ba pagsira ng mga Chekwang to sa ating mga kalikasan o sa ating karagatan na kung saan yung pag-ubos nga ng mga giant clam ang patuloy na nagiging tila nga ba ginagawa nito sa bahagi ng ating teritoryo na kung saan talagang dito may mga ebidensya yung ating bansa na ito yung mga nagiging gawain ng mga hinayupak at mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na talagang sakim, talagang dito walang pakialam no, kung ano't ano pa mang mangyari sa ilalim ng karagatan. Ganyang kagarapal itong mga pinagagawa ng mga Chekwang to o ng China nga no. Diyan pa nga yung mga kinakasangkutan nga ng mga Chekwang to o ng China na ipinapahayag nga ng ating Secretary of Defense na kung saan kung ano-ano nga tila nga ba nagiging sangkot itong mga Chekwang to itong China nga no. Na narapat lamang na tuluyang nga mapigilan itong tila nga ba ginagawang hakbang sa ating bansa nga itong mga Chekwang to. Yung mga pagpasok at talagang tila nga ba paghihimpil dito sa ating bansa na may mga ginagawang hindi maganda dapat lamang masupil at tuluyang masukol itong mga Chekwang to itong China. Kaya ganun na lamang yung nga talagang pag-iimbestiga at pagsisiyasat sa mga Chekwang to o sa mga tila nga ba pinaghihinalaang may ginagawang hindi maganda dito nga sa loob ng ating bansa na kung kinakailangan paalisin itong mga Chekwang to palayasin sa ating bansa nararapat lamang dahil para na rin sa kaligtasan ng ating bansa laban dito sa mga hinayupak at mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang tong may ginagawang hindi tama o hindi maganda at may mga balaking nais lamang gawin sa ating bansa. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Aerial TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumalayang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.